Hello guys, isang maulang umaga. Update lang tayo sa ating pinapagawang pwesto. Ito guys, nire-renovate na. Ayan, dumating na yung order kong mga buhangin at nasimula na. Ito, ito yung dati naming tindahan guys. Ayan, makikita ninyo na sira-sira na. So, pinapa-ice ko lang yung division dito. Tapos pinapasemento. Ito ginagawa itong yan, sahig. Ito tiles yan. So dito guys sa lugar namin, Wala pang tayo dito water refilling station. So yun yung naisip ko na gawing business dito. At total eh, libre naman yung pwesto namin dito. Meron na kami pwesto, kailangan lang na ayusin. At saka dito sa lugar namin ay talagang wala pa yun. Dahil marami ng tao dito at meron pang mga ilang barangay na pwede namin masupplyan. So kaya advantage talaga kami guys. Dahil kami yung mauuna dito. Kailangan lang talaga na pag-isipan ng gusto kung paano yan i-manage yung business na yan, ano. So yun lang guys, sa sunod bigyan ko pa kayo ng update kung kailan, kapag natapos na ito. Yan lang muna, tingnan natin sa susunod na video ang progress ng pagre-renovate nito. Yan guys. Okay. So dito naman sa kabila niyan, so nakikita niyo bakante. May andun yung gate. Saka ito, malaki itong pwesto na to. Plano kong maglagay ng ano dito, yung car wash. Kasi yung ano guys, yung water refilling station ay meron siyang wastewater. So yung iba tinatapon lang nila yun eh. Pero naisip ko na gamitin yun, patakbuhin sa bahay, supply para sa mga sa CR. At saka pwede ko rin gamitin para sa car wash. Yan, para walang sayang. At saka ang laki ng matitipid mo dun. Malaki ang makikitain mo dahil hindi mo na kailangan magbayad ng tubig doon. Yan lang guys, sa sunod papakita ko sa inyo yan pag natapos na. Hello guys, ito na. Na ikabit ko na yung mga ginawa kong trusses. Yan. So kung di nyo alam, marunong din ako mag-welding. Nakapag-welding din ako sa Canada. Yun ang naging trabaho ko dati. Pero hindi naman ako professional welder, marunong lang. Kaya ako na rin ang gumawa nito. Kaya nakita nyo, ayan, na bubungan at tag dito, na ayos na yung pader dito sa gilid, saka sa likod. Binago na namin yung pinto. Tapos yan, no, bubong na lang. Ay ano, tag dito, yero na lang ikakabit. Ayan, tingnan natin dito sa loob. Ito yung aking mga masisipag na katulong. Ayan guys. Ayan. Ito, meron kaming dito, counter. Ito yung pinakaharap. Hindi pa tapos. Ito talaga yung pinto dito. Tapos merong roll up dyan sa taas. Pinakasara namin dito. At yun. So yun guys. Baka bukas may kapit na namin yung lahat ng yero. So medyo naantala lang kasi dahil sa masama yung panahon. Maraming hindi kami makapagrabaho dahil talagang lakas ng ulan. Bumaha pa nga dito sa lugar namin at sa iba pang mga lugar. Kaya yung mga nagtatrabaho hindi rin makapunta rito dahil sa lakas ng ulan. At saka wala, butas ito eh. Walang atip, di ba? Kaya basa pag nagtrabaho. Ito nga, binaha nga dito eh. Kaya gumawa lang kami ng butas doon. Yeah. So, yun lang, maraming antala. At saka marami din na nangyari sa buhay ko na yun, nagkasakit ang tatay ko, nasikaso ko pa yung nanay ko. Marami, kailangan sikasuhin dito. Kaya medyo naantala lang konti. At hopefully matapos na ito ng in 2 weeks. Itong aming yan,
maliit na pwesto. So ayan, ito yung mga luma natin natinanggal. Ito na guys, kung nakikita ninyo, ayan, may bubong na. Naikabit ko na rin yung bubong. At yun, matatapos na talaga. So sa Makalawa, i-install na yung mga equipment dito. Kaya tingnan natin, pasokin natin sa loob. Nagbigay na rin kami ng trapal kasi medyo mainit na eh, para makapag-trabaho dito. Meron pang konting gagawin ito, mga pinto. Kasi ayan, itong mga pinto pa, tapos pintura, yun na lang. Ayan, so medyo malaki-laki na ikabit ko na yung bubong. At medyo nagkaroon lang ng konting aberya. Pero tuloy-tuloy, matatapos natin yan on time. Ayan, ayan. Nakikita na yun, ikabit na rin ito, roll up dito sa harap. Ayan, roll up na yung electrical na lang. Ako rin gagawa nun. Ito ginawa ko na yung dati eh. Saka yung pinto, kesa may pintura. At itong glass, papagawa ko dito. May glass kasi yan dito eh, glass. Tapos glass din yung pinto. Kaya mag-upload ako ulit para sa opening natin. So yun lang guys. At magkakaroon din tayo ng sa wakas ng kabuhayan na dito ng negosyo. At ito yung naisip natin kasi nga wala na rin akong employment sa Canada, at ito na lang gagawin natin. So ito lang yung ipasimula ng negosyo dito. Marami pa tayong pwedeng magawa dito, at marami pa tayong pwedeng maging negosyo, pero sa ngayon ay talagang ito lang muna ang unahin natin dahil nag-forgood na tayo din sa Pilipinas. Kaya kailangan magnegosyo. Kung magtatrabaho lang tayo dito sa Pilipinas, wala eh, lugi, mahina ang kita. Magkano lang sasweldohin mo, kulang, diba? Hindi ka makakaipon. Pero kung magnegosyo ka, diba? Basta ayos lang ang pamamahala, walang problema dyan, ano? So yun guys, sana nagustuhan niyo ang content na to. Sa mga gustong mag-forgo dito sa Pilipinas, ito yung pwede natin gawin, no? At salamat sa pag-follow nyo sa aking channel. At kung hindi pa kayo naka-subscribe, please subscribe lang. At hit nyo rin yung notification bell para patuloy kayong updated sa mga susunod ko pang video. Salamat guys sa suporta ninyo. At kita-kita tayo ulit. Ingat kayo.